meron ako i-share sa inyo. So, first time ko pala ito. First time ko na mag-record. Wow! Happy talaga kami ng husband ko. Kasi, may miracle na nag-happen sa amin. Ito yung araw na napaisip ako, what if i-share ko sa inyo yung kwento namin ni JC, ako na bilang isang autism mom. So, pasensyahan nyo na yung mukha ko bago. Di pa nakakaliko kasi nga, I'm so excited na ma-share tong miracle. Matatawag talaga siya na miracle. Miracle kasi after 5 years, my God. So, pasensya na kayo sa boses ko at ganyan na talaga ang boses ko. Ganyan din po ang mukha ko. Pero, don't mind that. Ito yung importante. Yay! I love you! Ito po yung unang araw na bumikas at bumasa po ulit ang aming anak. Masasabi ko po talaga, miracles always happen. Nothing is impossible pagdating kay God. Napaiyak. Tears of joy kamo, kaming dalawa ng aking asawa. Salamat po, Papa God, dahil binigay mo sa kanya ang ganitong regalo. Marami pong salamat. So ayun nga, nabasa niya guys. Sunod-sunod niya pa binasa, even though na naka-scramble yung letter. So alam niya talaga kung ano yung A, saan yung B. Doon na kami na-shock ng husband ko kasi nung first, pag sabi niya ng A, hindi kami na-shock. Pero nung gusto nung sinunod niya, B, C, D. Ay, ako lang talaga. Parang, kumbaga, parang, God is good talaga na. Akala namin na hindi na siya makakabasa or hindi na siya makakasabi ng mga any other words. Pero guys, sa mga mami dyan na mayroong anak na autistic or ano, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi po, akala talaga namin na hindi na siya makakapagsalita. Pero guys, binasa niya. At eto ha, eto yung proof na binasa niya. Pero nahihirapan siya sa ibang letters. Like, sa W, nahirapan siya, especially pag W, nahirapan siya, no first, pagbasa niya, nahirapan siya magbanggit ng S, ng may S, pero after that, lagi ko siya, lagi, every morning, pinapababasa ko na siya ulit, nagbabasa na siya ng mga letters, medyo clear na yung pronunciation niya sa mga words, sa mga letters rather, pero dun sa W, nahirapan pa talaga siya, so watch na to. Up! Sobrang pong hirap, challenges po, pero blessing din po para sa amin. Kasi po, isa kang nanay, tapos hindi mo, first time mother, and then, eto nga, challenging siya. Pero, it's a blessing naman po. So, thank you po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, nagpapalakas, especially kay Papa God. Thank you po talaga, kasi sabi nga nila, diba, nandyan always si God para sa atin. So, sa mga nanay dyan na nahihirapan, especially kapag merong mga ability na different yung anak nila, huwag po kayong mawala ng pag-asa. Tulad ko po, hindi pa po namin siya na undergo sa therapy po, or hindi po pa talaga siya na-diagnose na meron po talaga siyang autism, pero meron po siyang mga signs. So, yun po. And then, tanggap ko na po na meron ganung anak ko kasi hindi po naman yun nakakaya, di ba? Kasi po, different ability po yun. Merong, kumbaga, intelligent sila. Di ba meron kayo nakakita sa mga video na iba-iba yung mga
talent nila. So yun. Guys, remember, autism is not a disability, okay? It's a different ability. So yun. Kaya sa mga nanay dyan, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Huwag niyo pikahiya yung anak ninyo kasi every children is a blessing. So ayun nga. So bye! Thank you!